Hi Capricorn, welcome and this is your reading. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo-lalo na po sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Start na tayo, anong mensahe sa'yo ngayong Capricorn? Anong mensahe sa'yo ngayon Capricorn? Anong mensahe ngayon kay Capricorn? Give me the message. Ano yung mensahe para kay Capricorn? Meron ditong Six of Cups upright. Meron ditong The Moon reverse. Meron ditong Two of Swords upright. Meron ditong Three of Swords, okay? The World reverse. Temperance. The Star. And Seven of Cups. Okay. Nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo may nag-iisip sa inyo, okay? Ito lang yung nakikita ko sa Six of Cups. Merong nakakaalala, kumbaga itong tao na ito, turing sa iyo na ito, tapat na tao. Kumbaga, no, nakikitaan ka ng tao na ito na tapat, loyal, hindi magluloko. Nafe-feel ko dito itong tao na ito, namimiss ka na ito, okay? Kung meron ka man ditong kilala na Scorpio, Cancer o Pisces. Nafe-feel ko dito yung pagkamiss ng tao na ito. Meron ditong Year of the Dog, akong nakikita. Then nakikita ko dito, no, yung iba sa inyo, meron ditong kababata na nakakaalala sa'yo, okay? Maybe kababata mo to. Kasi nafe-feel ko dito na lumaki kayo nito na magkasama, okay? Meron nakakaalala sa iyo. Or pwede rin sabihin, bigla kang naalala ng tao na ito. Then dito, no, sa The Moon reverse and the Two of Swords, yung iba naman sa inyo, nafe-feel ko dito na meron ditong separation na ganap, no? Ito na yung nakikita ko. Kasi meron ditong Two of Swords, kumbaga itong tao na ito, nahihirapan na tanggapin yung sitwasyon. Okay, dahil meron ditong Three of Swords. Nasasaktan siya, nababagabag siya, kumbaga gumugulo siya sa kanyang kaisipan. Or pwede rin sabihin itong Six of Cups, ito yung nakakaalala sa'yo, okay? Pwede rin karelasyon mo to, or pwede rin past person mo to, no? Na meron nakakaalala sa'yo. Nasasaktan siya dito, okay? Ito lang yung nakikita ko. Then dito, ano, sa The Moon, maybe ikaw wala kang na pinakikita dito emotion, or pwede rin sabihin grounded ka. Hindi ka nagpapakita dito, or pwede rin sabihin may blockage sa connection na to. Kaya itong tao nito hanggang isip na lamang sa'yo, okay? Nasasaktan siya, nalulungkot siya, hindi niya tanggap ang sitwasyon. Nafe-feel ko dito yung hindi pagka-balance ng tao nito, okay? Ito lang yung nakikita ko sa Two of Wands, then sinabayan pa ng Three of Swords. Nafe-feel ko dito sa The World yung distance. Malayo kayo sa bawat isa, or pwede rin sabihin magkaroon, merong kaibahan sa inyo. Ito na yung nakikita ko sa The World. Pwede rin sabihin na foreigner ito, or pwede rin na meron kayong kaibahan ng paniniwala, meron kayong difference sa bawat isa dito sa The World. Reverse. Nakikita ko dito wala pang pagkikitang nagaganap sa inyo. Pero ganun pa man ano, sinasabihan ka dito sa Temperance na sundin mo yung intuition mo, sundin mo yung iyong kutob. Kasi ginagabayan ka dito para mabalance mo yung sarili mo. Kumbaga tinutulungan ka dito ng angel mo, or pwede rin sabihin ng spirit guidance mo na kailangan mo dumiretso, ano, okay, mag-move forward ka. Kasi nafe-feel ko dito, nahihirapan. Kung ikaw man yung nahihirapan dito, sinasabihan ka dito na mag-move forward, okay? Kasi ginagabayan ka dito. Makikita mo yung balance mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Then dito, ano, sa The Star, kung meron ka mang hinihiling, meron ka namang wini-wish na maganap sa buhay mo, nafe-feel ko dito na magiging kang masaya rito, kasi makakamit mo to. Pwede rin sabihin na sabay-sabay yung oportunidad na dumating sa buhay mo, na kung saan mamimili ka rito, kung alin yung pipiliin mo. Okay, ito lang na feel ko.
Ayan, tingnan pa natin kung ano pa yung lalabas. Give me more information for Capricorn. Meron ka ditong dahangman reverse. So, nafe-feel ko dito, no, yung iba sa inyo natatakot, sumugal muli, or pwede rin sabihin na natatakot ka pang mag-umpisa. Kumbaga, kasi nakikitaan ko dito na sarado pa yung isip mo sa pagbabago, or pwede rin sabihin, sarado ka pa mag-moving on. Kasi nasasaktan ka pa eh, hindi mo pa makita, or pwede rin sabihin, hindi ka pa dito naliliwanagan. Or pwede rin sabihin, kung ito yung katayuan ng person mo, takot pa to, okay? Kumbaga, wala pa tong clarity sa kanyang kaisipan dito sa dahangman reverse, okay? Tingnan pa natin, give me more information. Ano pa yung mensahe? So, meron ditong Queen of Cups. Sinasabihan ka dito, no, nafe-feel ko dito na once na naalisan mo to, itong energy na ito, si Two of Swords and Three of Swords, dito ka papunta. Kasi meron ka ditong may hiling, magiging masaya ka dito. Then, mamamanipis mo kung ano man yung gusto mo, okay? Nakikitaan ko rin dito na bukas yung crown chakra mo, na kung saan, ano, mabivision mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Then, nakikitaan ko rin dito, ano, nagiging kang masagana or nagiging maayos yung pamumuhay mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Yung iba sa inyo, ha, hindi halos lahat. Kasi nafe-feel ko dito, yung iba sa inyo, nagiging payapa. May kapanatagan. Then, nakikitaan ko rin dito yung abundance na parating sa'yo. Nagiging kang maganda, maayos, and then nafe-feel ko din dito, ano, meron ka ditong ma-attract patungo sa'yo. Give me more information. Meron ditong Knight of Pentacles. So, nafe-feel ko dito, no? Meron ditong Year of the Horse. Akong nakikita. Then, nakikitaan ko rin dito, ma-attract mo tong tao na ito. Itong tao na ito is stable na, or pwede rin sabihin, masipag siyang tao. Okay? Ito yung patungo sa'yo. Meron dito, Virgo, Capricorn, Taurus na patungo sa'yo. Itong taong to is stable din, tulad mo. Then, nakikitaan ko din na grounded to. Hindi to basa-basa nagtitiwala, okay? Maingat to, or pwede rin sabihin may pagkakuripot din to. Magaling humawak ng pera. Give me more information. Ace of Wands. So, nafe-feel ko dito, no? Huwag kang mag-alala kung ikaw man yung nakakaranas dito ng kabiguan. Then, nakikitaan ko dito kapatungo, no? Magiging klaro din para sa iyong lahat. Magiging malinaw din para sa iyong lahat. Then, nakikitaan ko dito yung kaliwanagan mo. Okay? Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.